Isa't kalahating milyong piso ang kinikil-umano ng jail warden ng kulungan sa Camp Bagong Diwa ayon sa kampo ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Nagpakita pa ang huli ng ebidensya ng pagpuslit daw ng mga babae sa preso. Nakatutok si Emil Sumangyo. Exclusive! Kabilang ang mga larawang ito sa mga ebidensyang isinumite sa DILG at DOJ sa mga nagaganap umano sa loob ng Annex 4 ng Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, na ipupuslit hindi lang daw mamahaling mga alak kundi pati mga babae. Maluwag din daw na nakapagdaraos ng kainan, inuman at iba pang pinagbabawal na aktibidad ang mga may impluwensyang inmate, kasama pa ang ilang matataas na opisyal ng BJMP. Ang jail facility na ito, kontrolado ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Makikita mo na may smartphone, may alak na mamahalin, may babaeng katabi. Bahagi ito ng reklamo ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa laban kay Jail Superintendent Michelle Nang Bonto, dating warden ng Annex 4 ng MMDJ. Ayon sa abogado ni Espinosa, nag-ugat ang kanilang reklamo sa umano'y pangingikil ni Bonto kay Espinosa nang ilipat siya mula sa NBI sa Maynila patungo sa Camp Bagong Diwa noong June 2022. Hiningan siya ng tinatawag na welcome fee doon sa BJMP MMDJ Annex 4, welcome fee na 1.5 million. Then nag-negotiate si Kerwin na ibabato sa 800,000. Nagbigay pa raw si Espinosa sa jail warden ng rental fee para sa selda at protection money na umabot ng 400,000 pesos sa salaysay ni Kerwin. Ginipit na umano siya at pinagbantaan na ililipat sa Annex 2 ng MMDJ kung hindi siya magbigay ng lagay. Ayaw ni Espinosa na mailipat siya sa Annex 2 dahil security risk daw ang facility na ito. Pinasinungalingan naman ng kampo ng dating jail warden ang mga alegasyon ni Espinosa. Kaya nga po kami ay nagsampa ngayong umaga sa office ng City Prosecutor ng Makati City ng kasong pagsisinungaling o perjury. Sinamahan pa namin ng libel sapagkat may paninirang puri. Ayon sa kampo ni Bonto at sa inilabas na dokumento ng BJMP, hindi na inabutan ni Espinosa si Bonto sa Camp Bagong Diwa. As early as January 2 of 2022, itong si Superintendent Bonto ay na-assign na bilang warden ng Quezon City Jail. Samantalang sinasabi ni Kerwin, siya raw ay hiningian ng pera nang dumating siya noong July. So halos 6 na buwan na po ang nakalilipas. Ang layunin ng abogado at ni Kerwin Espinosa ay huwag siyang malipat doon sa katabing high-risk facility ng Metro Manila District Jail. Dahil tuloy ang kanyang kabuhayan sa loob ng Annex 4. So pagka siya ay malilipat, mawawala ang kanyang koneksyon sa labas. Pero ayon sa kampo ni Espinosa, inililigis lamang ng kampo ng dating jail warden ang issue. Dapat, sagutin daw nila ang irregularidad sa kulungan. Si DILG Secretary Benhor Abalos naman, nangako ng mabilisang investigasyon ukol dito. Sana maunawaan na lahat, no, yung tinatawag na proseso, kung kaya dapat maririnig natin yung sinasabi ng kabila. But for the meantime, para talagang dire-diretso ito at walang bahid ng duda, tatanggalin muna natin yung nakaupo po dyan, nireklamo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangyo, nakatutok, 24 oras.